Mga kabarber, tingnan nyo tong clip, ha? Nalalagyan palagi ng buhok doon sa loob. Yung ganito. Kitang-kita nyo naman yung malitikwer, di ba, nasa loob. Eh, mahirap pag ano, pag napapasukan palagi ng buhok. Kaya kailangan, hindi siya mapapasukan ng buhok. Mapapasukan man siya, pero hindi yung sobra. Kasi mahirap na, lalo kapag buhok na yung pumasok, pwedeng mag-ground siya, pwedeng ikasira kagad ng motor nyo. Kaya, gagawa natin ang paraan. Ito, nakikita nyo to, yung sa face shield, na manipis lang siya, transparent. Ngayon, may ginawa ako dito, isusukat nyo lang siya dito sa, ano niya, ganyan siya, no? Yan, isusukat nyo lang dito itong face shield. Bawa, nakaganyan lang siya. Lalagyan nyo lang siya dito. Ganyan, sukat nyo lang. Ganyan. Susukat nyo siya para maganda yung lapat. Yung lapat ng pagkagawa nyo. Ganito. Saka mo siya ikakat. Ikakat mo siya dyan. Ngayon, pag nakat mo na siya, lahat ng mga ano na yan, lahat ng mga butas, yung mga butas na yan, lalagay mo siya ng pentel pen. Mamarkahan mo siya. Mamarkahan mo siya lahat ng butas. Kasi bubutasan mo yan. Ngayon, pag namarkahan mo na siya, ang magiging resulta niyan, mga kabarber, ganito. Gagawin yung ganito. Kita nyo yan? Ngayon, tingnan nyo ha, lalapat ko dito. Kasi kitang kita yung magnetic wire. Pumapasok at pumapasok yung buhok. Ngayon, lalagyan natin ng ganito para hindi siya gaano mapasukan ang buhok. Lalo kapag yung marami na tayong ginugupitan. Sobra na tayong busy. Minsan pag nilinisan natin, yung loob hindi natin malinisan. Yung dito lang sa may talim, di ba? Kaya ngayon, ito, ilalagay natin para hindi siya pasukan ng buhok. Ganito. Yan. Kita nyo? Yan lang yung ginawa ko. Napakasimple lang. Para mapanatili yung clipper natin na malinis palagi yung loob. Kita nyo? Sa kanyo, ilalagay itong tinanggal nyo. Kita nyo naman, lapat na lapat siya. Mga ano, wala siyang makita dyan na ano, na kawang. Kaya ilalapat mo lang siya dito sa ano, pag tinanggal mo to, susukat at isusukat mo lang siya dito. Ganito. Yan, nakasukat lang siya. Ganyan. Kita nyo? Sukat na sukat. Lapat na lapat yan. Ganyan. Ngayon, ilalagay na natin ito. Yung clipper natin hindi masyado mahirapan. O kaya mag-ground na masira kagad. Kasi mabigat sa bulsa. Lalo na kapag yung clipper. Alam naman natin na hindi lahat ng barbero ay kaya mag-afford ng clipper. Diba? Kaya ginagawa ko to kasi alam nyo, dati hindi rin ako makabili ng mga clipper na ginagamit ko. Halos nakikiram lang din ako. Pero nung nagkaroon na rin ako ng ano, konting pambili, bumili din ako ng sarili ko. Tapos ito nga, dahil nga dun sa mga karanasan ko, kung minsan naisira ka agad, alam, hindi ko alam kung bakit. Iyon pala, yung mga buhok, pumupunta dun sa ilalim, sa loob niya. Yung mga buhok niya, pumupunta dun sa loob. Nag-ground siya, lalo kapag naglalagay tayo ng langis. Kung pinapasukan siya ng langis. Ngayon, itong ginawa natin,
mapapasukan din siya pero hindi yung sobra. Kumbaga ano, nami-minimize niya yung pasok ng buhok tapos yung langis na ano, hindi gaano pumupunta doon sa loob. Kaya napakaganda nito pag pag nilagyan niyo yung clipper niyo ganito. Hindi siya makakasira sa clipper niyo. Lalagay natin mga kabarbero. Yan. Lapat na siya. Ngayon lalagyan na natin ng tornilyo. Para yung clipper nyo laging nakahanda. Kita nyo. At least, yung buhok, hindi siya papasok agad. Kasi napakaganda ng clipper kapag malinis palagi. Diba? Maganda gumupit kapag yung matalin. Kahit na ilang ulo yung gugupitan mo, hindi ka tatama rin. Para naglalaro ka lang ba? Kaya itong mga pinapakita ko sa inyo, maging idea din sa inyo kung paano nyo gawin yung clipper nyo na magiging maganda palagi. Tapos yung performance nya. Kasi mahirap magbili ng clipper. Lalo pa sa atin na di naman gaano kalakihan yung kinikita. Lalo kung di natin sarili yung barbershop, nakigupit lang tayo. Kaya kailangan alagaan natin yung gamit natin. Kasi yan lang yung puhunan natin, di ba? Itong clipper ko na to, lagi zero gap siya lagi. Papansin niyo. Kasi kahit na wala akong trimmer o kaya detailer, magagawan mo ng paraan tulad ngayon mga oso yung pages. Kailangan natin na naka-zero gap yung clipper natin. Paantayin ko to para makita niyo yung ginawa natin. Hindi siya nakakaharang doon sa loob. Basta maganda yung pagkagawa. Ilapat nyo lang siya na maayos. At least ngayon, magiging maganda yung loob palagi ng clipper natin. Hindi siya mapapasukan ng buhok o kahit anong dumi na basta-basta makakasira dun sa motor. Lalo yung langis o kaya yung mga buhok na mayroon ng mga langis mapapasok dun sa loob, yun ang nakakasira ng mga motor ng clipper. Sana maging aral at idea kung paano nyo gawin na hindi pumasok yung buhok doon sa ilalim. Maraming salamat sa inyo mga kabarber. Sa uulitin, marami pa akong video na ilalagay sa inyo. Magkakaroon kayo ng idea.
i-like nyo lang yung Facebook page ko. The Desert Barber nga pala. Huwag niyong kalilimutan. Salamat sa inyo mga kabarber. Thank you.